Magpalit naman tayo ng radiator coolant. Tara. All right. So for today's agenda, ito nga po, magpapalit po tayo ng radiator coolant. So uumpisahan po na natin. Siyempre, bago ang lahat, itaas muna natin yung ating sasakyan. So always make sure na safe kayo. So gumamit po tayo ng jack stands pagka nag-aangat kayo ng sasakyan para hindi naman tayo malagay sa alanganin. So ito ang mga gagamitin natin for today. So itong higaan hindi masyadong necessary, pero kung meron kayo niyan, di mas maganda. Simpleng tools lang ang kailangan. So pakita ko lang sa inyo. Dito sa ilalim, this is for Hyundai Ion, ano. So wag niyo nang husgahan dalawa yung clamp na nakalagay diyan, kasi last time wala akong pantanggal dun sa original na clamp. So what I did, gumamit ako niyan, yung parang pang-hose. Pwede rin naman yan, pero well, this time meron na tayong pantanggal, so tatanggalin lang natin yan, yung original na clamp na nagagamitin natin. So pakita ko lang sa inyo yung yan, yung laman ng tubig. Hindi po coolant yung nakalagay na yan, ano, distilled water yan, kasi one time natanggal yung hose, and then so pinalitan ko lang ng distilled water yung nakalagay. So kaya ko din naisip na palitan ko na ng coolant today. So ito, tinanggal ko lang din yung takip para tumulo ng mas mabilis yung ano natin, yung liquid doon sa radiator natin. Unfortunately, itong ano, Ion, wala siya nung parang drain plug, so talagang tatanggalin yung hose all the time. So ito yung ready ko, distilled water, kasi nakita niyo naman parang kulay orange, so that means may mga kalawang sa loob, and you would want to remove all of those na nandun sa loob ng radiator, no? So ito, dinedrain ko na rin yung reservoir para sure. Yan, and ganito yung kadumi yung tubig. So ang plan natin for today, ubusin natin to, just simply doing the cycle. So ito yung clamp, or yung clamp, sorry. So ito yung dati, wala akong vice grip na makita, kaya hindi ko siya matanggal ng maayos. So ito, sinalin na natin yung first batch. So hindi ko na muna kinakabit yung clamp, no? Sinusukso ko lang yung hose, and then ito, papaandarin natin yung sasakyan. Yan, so papaandarin mo siya kasi kailangan mga 5 minutes, ganyan, paandarin mo muna yung sasakyan para gumalaw yung mga nandun sa loob, yung mga naninikit sa loob. So para gusto natin is matanggal siya. So papaandarin mo lang, papainitin mo yung sasakyan, hindi mo naman na kailangan patakbuhin pa. So at least tumaandar lang. And then yan, makikita mo, unti-unting aangat yung mga dumi. So that means na nakakalag na siya. So yan, makikita nyo, at first malamig pa yung sasakyan natin. So antayin mo lang siyang maging, mapunta dun sa temperature na para uminit yung makina. So yan, makita mo, umaangat na yung mga dumi. And ito, for you to be safe, gamit din kayo ng gloves. So bunutin na natin yung hose. And ayan, medyo maliit yung pangsalo natin, pero for the sake lang yan na makita nyo kung ano yung lalabas doon sa radiator natin, kaya natin ginagawa. So yan, distilled water po yan. So ayan, pangalawa ko pa lang yan. So madaming batch pa, or madaming turns pa yung gagawin natin, kasi marami pa tayo dito. So yan, silipin mo, silipin na natin. Yan po, malamig yan, no? Kasi kakasalin lang. So ang gagawin lang is i-repeat lang yung process, paulit-ulit. Ito, sa second round pa lang tayo. So makita nyo, umaangat yung mga dumi. And ito na, nasa right temperature na yung ano, yung engine natin. So subukan nga ulit natin, tanggalin ulit natin yung hose. So again, hindi ko ikinaklam, ha. Ikinakabit ko lang ulit yung hose, then salin na agad ng tubig. Hindi naman siya basta-basta matatanggal, eh. Okay, so yan. So ito, pangalawang turn. Ito, pangatlong turn na. Yan, makikita nyo, palinaw na ng palinaw yung tubig. So, yan. Ang goal natin is malinis. So, malinis natin yung lumalabas na tubig, kasi gusto natin matanggal lahat ng mga dumi dun sa loob. Which is, I don't think possible siya. So, ito, kagaya nito. Halos 1/4 na lang yung natitirang tubig. And ito, umabo na. At mayroon pa ding makikita. Ito, palinaw na ng palinaw. Yan, makikita nyo naman. So, as you do the process, lilinaw ng lilinaw. And ito, ayan, naubos na natin yung
tubig natin and ganyan na siya. So hindi mo naman siya mapaperfect, pero kung marami pa kayong tubig, then do the process ng paulit-ulit until masatisfied kayo. Pero sa atin, ito, naubos ko na yung tubig, so wala na akong isasali na ulit. Hindi ako gumagamit ng tubig na galing sa tap. So ito na yung ano natin, pang final. So gamitin na natin tong coolant. Mura lang to, nabili ko sa online. So ready to use na to. Ito, kakabit ko na muna itong clam natin. Ito na yung original na clam, ginamitan ko ng vice grip. So ito, salin mo na to. Dito sa Eon, uubos ka lang ng 2 liters. So 1 liter or 1.2 liters dun sa radiator, tapos yung matitira pwede mo ilagay sa reservoir. So yan na. So gagawin mo ngayon, papaandarin mo lang ulit yung makina at para mag-bleed siya. So wag mong tatakpan kaagad. Hayaan mo lang siya umaandar. Check mo kung may mga leaks sa ilalim. Yan. So far wala naman. So tignan na lang natin, antayin na lang natin mag-burp yung ano, yung radiator. So makita mo diyan, bubula-bula pa yan sa umpisa. Ayun, no, may konti pang bula. So pag natapos na yung pagbula niya, pwede mo na siyang takpan. So ganoon lang naman kagad. Yan, may mga humahabol pa. So antayin mo siyang mag-bleed or mag-burp nang mag-burp yung ating radiator. Huwag mo muna siyang hahayaan, huwag mo tatakpan kaagad. Yan, so yan ang excess ng ating coolant, ilalagay ko na sa reservoir. So salin mo lang dyan. So sakto lang yung 2 liters para sa iyon. So ito, sarado na natin. Isara. Para sara mo. Hingipin kasi yan guys. So meron siyang nakakaroon dyan. So pagka nalak mo na, okay, so good. Now, para masatisfy ka, mamaya, maganda, linisin mo na din yung ano. Sarado ko muna to. Ayan, so, naka-max lang. So, sakto lang yung 2 liters para sa Hyundai Eon. And, para masiyahan ka pa, yun nga, sabi ko nga, linisin mo na rin yung engine bay mo para mas maganda. Simpleng linis lang para at least mas maramdaman mo na maayos yung ginawa mong trabaho for the day. Okay, sinare ko lang sa inyo kung paano gawin yung pagsasalin ng radiator coolant. Sana makatulong to sa inyo guys. Thanks for watching DIY Wired. Ayos.